Kawhi Leonard to Los Angeles Lakers, yan nga ang naging plano neto ni Magic Johnson, ang former President of Basketball Operation ng team ng Los Angeles Lakers. Ibinulgar niya nga ngayon yan mga idol sa isang podcast kasama ang mga former NBA player na si Matt Barnes at pati na rin si Stephen Jackson. Sa maikling video clip nga na nailabas sa buong interview neto ni MJ, inumpisa ni Magic Johnson ang interview na pagsasabi they had a conversation daw ni LeBron James about sa pagsali niya sa Lakers noong taong 2018 noong offseason. And he was able nga daw to convince itong si LBJ na sumali sa kanila kahit hindi nga daw maganda ang kanilang record, losing record at pati na rin hindi ganon kagandahan ang kanilang team. At nung nag-take over na nga daw sa Lakers itong si Magic Johnson noong taong 2017, ang una talagang plano niya daw talaga ay kunin na si LeBron James. 2 years before pa nga daw maging free agent itong si LeBron ay ayun na ang naging plano ng Lakers team. Kapag naging free agent si LeBron, kukunin nila ito. Kaso ang problema nga daw noon ay over the salary cap sila. Kaya naman nag-trade muna itong si Magic Johnson mga idol ng mga players para nga magkaroon sila ng pera pang sign dito kay LeBron James. At noong nag-usap na nga daw sila sa free agency ng free agent na si LeBron at ng kanyang agent na si Rich Paul, ay alam na nga daw niya kung ano ang gusto nito ni LeBron. Kaya naman daw ay nilatag niya ang kanyang plano nung nire-recruit niya si LeBron James. Alam niya nga rin daw na itong si LeBron ay gusto pa rin manalo, mag-compete for a championship, mag-compete for a title. At yun nga daw talaga ang kanyang naging plano at yun nga daw talaga ang kanilang binalak, mag-build ng championship team around kay LeBron James. At sa tingin nga rin neto ni Magic na isang factor pa kung bakit nag-sign itong si LeBron sa LA Lakers ay dahil may chance nga daw siya na i-build ang kanyang business dito sa lugar ng Los Angeles. At nilatag nga din daw neto ni Magic Johnson kay LeBron James ang plano niya once na itong si LeBron ay mag-sign na nga sa team ng Lakers. At yun nga mga idol ay walang iba kung hindi kuwanin si Kawhi Leonard na magiging free agent din the following year, 2019. Sabi niya nga kay LeBron, "I will get you and I will also get Kawhi." Yan nga mga idol ang exact words niya dito sa interview. Pero nang dahil wala nga daw siya sa closing deal negotiations ng Lakers kay Kawhi Leonard ay hindi ito nangyari. Alam niya nga daw kasi ang gusto neto ni Daklo. At kagaya nga daw nung paglalatag niya ng plano kay LeBron ay ganun din daw sana ang kanyang balak na gawin dito kay Kawhi Leonard. Ganun din ang pitch na gusto niya ngang ibigay dito kay Kawhi kaso hindi nga siya nabigyan ng pagkakataon. Kaya nga ayun mga idol, hindi nga nakuha ng Lakers itong si Kawhi Leonard. At matapos nga yan ay diba binalita na lang na magre-resign, mag-i-step down itong si Magic Johnson bilang President of Basketball Operations ng Lakers. So isipin nyo na lang yun mga idol, kung sakaling nangyari yun, nakuha nga ni Magic Johnson itong si Kawhi sa Lakers tapos nag-trade pa sila kay Anthony Davis, ay baka ilang championship na ang napagdaanan at napanalo na itong big three ng Lakers ng kanilang super team. Kaso nga kagaya ng problemang nakikita ng maraming NBA fans, baka nga kung sakaling nangyari ito, Kawhi at Anthony Davis kasama si LeBron, ay baka si LeBron lang ang naglalaro most of the time dahil palagi nga daw injured itong si Kawhi Leonard at Anthony Davis. On paper, napakalakas nila mga idol, tatlong superstar nagsama-sama. Kaso hindi nga laging available at hindi laging healthy itong si AD at si Kawhi. Anyways mga idol, ano ba ang komento nyo dito sa isang posibilidad sana noong taong 2019 na mag-form ng isang super team, LeBron, Kawhi at AD?